Kasalanan ko ito. Kung hindi ko kuniwa si Amaya kay Dalang, baka buhay pa rin siya hanggang ngayon. Mari, ikaw ang nga kay Dina. Si Badu, pumasok siya dito at siya ang tumangay kay Amaya. Bayo ka, bago pa kita saktan. Maraming salamat, Gino. Napakabuti mo. Tulungan niyo ako! Ligtas ka na. Sino ka? Ang ginagawa mo rito sa gubat? Sino ka rin? Ba't nandito ka rin sa gubat? Isang kapanalig ang iyong ama. Isang tapat na kaibigan. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. At naibalik niya sa akin ang anak ko. Dapat nga tayong magsaya. Lalo't natagpuan ng ligtas ang aking anak. Ligtas siya, Maya? Ayan siya! Buhay na buhay! Kung di dahil sa'yo, hindi sana nakalabas ng gubat na yon ang anak na binukot ni Bugna. Labis kitang ikinararangal, anak. Dahil dalawang magandang saloobin ang nagawa mo ngayong araw na to. Baba, huwag niyo ako masyado ikarangan. Hindi ako karapat-dapat sa magandang pagtingin niyong ito. Anong hindi? Bakit hindi kita ikararangal? Lalo na ngayon, isa ka ng ganap na mandirigma. Makinig kayo lahat! Isang masayang piging ang gaganapin sa aking banwa bilang pagkilala sa unang batok na igagawad sa aking tagapagmana. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa langit upang pasalamatan si Yaba dahil binigyan niya ang ating raha ng isang Ginoong karapat-dapat. Nasisiyahan na nakaligtas si Amaya kay Badu. Bakit ganon, umpumantat? Bakit hindi namatay ang batang yon? Baka may makaritig sa'yo. Nasusuklam ako sa kanya. Nasusuklam ako kay Amaya. Magpugay! Magpuri! At magpasalamat ang tanan sa ating mga patnubay! Mag-ingay ng ang puso'y lubos na may kagalakan. Ipinagkaloob na ng ating mga diwata ang kanilang pagsang-ayon. Simula na ang pagagawad sa atin Ginoong Bagani. Masaya ka ba, Amaya? Oo, Ama. Napakasaya ko kasi nakasama ko kayong mali. Kaya tatanawin kong malaking utang na loob sa aas na yon ang kaligtasan ko. Sayang kung nalaman ko lang agad, kung naisip ko lang agad na mabait pala yung aas na yon, sana inuwi ko na lang siya at inuwi dito para maging alaga ako. Hindi, maaari. Hindi tama na makita kanino man na may alaga kang ahas, Amaya. Bakit, Baba? Masama ba yun? E paano kung mabait talaga yung ahas na yun? Kahit na. Hindi ka maaaring mag-alaga ng ahas. Dahil baka merong maghinala sa'yo. Maghinala, Baba? Anong ibig niyong sabihin? Basta huwag ka na masyadong maraming tanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Para na rin sa kaligtasan mo. Hmm?
sa gisag ng kapangyarihan mula kay Aba. Tama lang na yan ang maging una mong bato. Ngunit, bakit tila malungkot ka ba, Gani? Hindi ba dapat masaya ka? Hindi ka ba natutuwa sa iyong bato? Natutuwa po, Ilay. Ituloy ang kasiyahan! Naaabaya! Tuwang-tuwa ako at nakaligtas ka, Amaya. Ang saya-saya ko dahil nandito ko na uli. Salamat, Binayaan. Kung ikaw, masaya. Naiinis naman ako. Dahil ayoko nandito, ang mabaw na yan. Ubo Marikit, ayan ka na naman. Bakit ba lagi mo pinag-iinitan si Amaya? Bakit ba ayaw mo na lang siya tanggapin bilang kapatid? Bakit mo ako pinagsasaligtaan ng ganyan? Tama nga ang narinig ko. Nakamit na ninyo ang inyong buong ng batok. Binabati ko kayo. Huwag mo akong batiin, Bayang. Dahil hindi ako masaya na meron ako nito. Bakit hindi kayo masaya, Ginoo? Hindi niyo ba ikinararangal ang inyong batok? Hindi. Dahil nagkaroon ako nito dahil sa pagkukunwari. Kaya kinasusuklaman ko ito. Huwag niyong kasuklaman ang inyong sarili, Ginoo. Dahil kung hindi ninyo nakuha sa tamang paraan itong batok ninyo, ibig sabihin ay puso ang pinairal ninyo. Oo. Ganun na nga yun. Naawa ko sa biyag, kaya pinatakas ko ito. Kung ganyan ay, dapat ipagmalaki ninyo ang inyong sarili. Dahil gumagalang kayo sa buhay ng iba. Hindi ko katulad ng inyong ama. Tama na ka, Binayaan! Magsama kayong dalawa! Wala na akong pakialam sa inyo! Yun din ang hinala ko. Na yung ahas na yun, yun mismo ang ambalahas ni Amaya. Kaya nga nagawa niyang iligtas ang anak mo. Tunay nga niyang hindi pinabayaan ang kanyang kakambal. Oo. Ngunit parang pinagtiyak ng tadhana. Sa lahat makakasakip kay Amaya sa gubat, yung pang-anak ni Rama Gubat. At si Rama Gubat mismo nagpatid kay Amaya sa iyo. Wala siyang kamalay-malay na si Amaya ay ang batang hinahanap niya noong pa. Mananatiling lihim sa atin itong ubawi. Wala tayong pagsasabihan na kahit sino tungkol sa kambal niyang ahas. Oo. Ngunit hanggang kailan ito mananatiling lihim? Lalo na alam natin na walang lihim na hindi nahahayag. Hanggat kaya natin. Hanggang magtalaga si Amaya at matutunan lahat ng kailangan niyang malaman. Ililihim natin ito para mapangalagaan ang aking anak. Hanggang sa maging handa siya ipagtanggol ang kanyang sarili. Bakit ito tayo tumigil? Kanino yung ahas na yan? Sa'yo ba yan? Oo, akin to. Alaga ko ito. Saan ang galing yan? Hindi ko alam. Basta nang sanggol pa lang ako,
kasama ko na raw ito. Sinong mga magulang mo? Nasaan sila? Gusto ko silang makausap. Wala na siyang mga magulang, Raha. Ulila ng batang ito. Sa bata yun. Tama lang na mawala na siya upang makasama na niya sa sulad ang kanyang mga ulo. Nakarating sa akin kanina na may pinaslang kang isang batang babae. Totoo yan. Kung sino man ang nagsabi sa inyo. Akala ko'y nakalimutan mo na ang tungkol sa inihula sa iyo noon. Hindi pa pala. Paano ko makakalimutan ang hulang yun? Kung hanggang ngayon, ay hindi pa din ako nakakatiyak kung napatay ko na nga ba o hindi ang sanggol na isinilang na may kambalahas. Isa. Dua. Tulo. Mahusay ka na, Maya. Ngunit kailangan pa magsanay. Ipakita mo sa akin na hindi nasasayang ang panahon ko sa pagtuturo sa iyo. Napapalo na kita. Isa! Dua! Tulo! Baba? Hmm? Galit ka ba sa akin? Mahal mo ba ako, Baba? Alam ni Aba at ng mga humalagad kung gaano ka kahalaga sa akin, Amaya. Ikaw ang pinakamahal na lahat ng aking kayamanan. Kaya lang, saksakan ka ng kulit. Ngunit, Baba, hindi ko kasi maintindihan kung bakit kinakailangan kong kumapit ng isang kampilan. Hindi ko alam kung anong saysay ng pagtuturo niyo sa akin ito para makipaglaban. Baba, isa akong binukot at ang isang binukot
Eh, nag-aasawa ng isang ginoong mandirigma. Diba? Dahil ikaw ay hindi isang karaniwang binungkot lang, Maya. Alam kong pagdating ng panahon, ay magagamit mong lahat ang mga itinuro ko sa'yo. Kaya lang ay pagod ka na. Kaya magpahinga ka na. Ahak, ihatid mo na si Amaya sa kanyang tulugan. Masusunod pa, mahal na dato. Hanggang sa muli natin pag-aharap, Baba. Ha! Ah! Paalam. Baba kong masungit. Tama bang sabihin niya siya na masungit? Naglalambing lang naman. Gusto kasing pinapatawa si Baba. Amaya? Binayaan! O bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa kasi ako inaantok, Amaya. Maaari ba tayo maglaro ng kumpit? Sige. Ah? Mali. Marahil ikaw nga ba't naglalaro na naman kayong dalawa? Umbong marigit. Sige, kayo na lang dalawa ni Binayan. Umbahan. Maya? Umbong marigit. Lubha ka na nawamalabis. Simula pa ng mga bata tayo, wala ka nang ginawa kundi ang apihin si Amaya. Bakit hindi? Dahil sa kanya, kaya hindi tayo binibigyan ng halaga ni Baba. Tapos ang bait mo sa kanya. Hindi ka ba nasusuka sa tuwing kausap siya? Lalo't lubhang mababa siya dahil may dugo siyang uripon! Kahit na may dugo siyang uripon, kapatid pa rin natin siya! Tama na! Pinayaan ka na sumagot. Ayos lang ako. Huwag mo yakapin ang kapatid ko! Halika na, Binayaan! Umalis na tayo sa lugar ng uripon na yan! Nasasaktan ako! Bae Amaya, totoo ba ang nadinig ko na may dugo po kayong uripon? Kaya po pala napakabait ninyo. May dugo kayong nakaapak sa lupa. Dahil tulad ng dati, dinalaw na naman at tinuruan ni Baba si Amaya na humawak ng kampilan. May pagbabago ba doon? Dapat ay nasanay ka ng iba ang pagtingin ng iyong Baba sa mabaw na yun. Mula bata pa ako, yun ang hindi ko maunawaan, Iloy. Ano ba talagang mayroon sa Amaya na yun? At natatangi siya kay Baba, bukod sa anak siya ng isang uripong inibig ni Baba. Nakakatiyak ako na may iba pang dahilan. Ngunit ano nga ba yun? Bagong mangubat. Habang lumilipas ang panahon, ay lalo kang tumatalim sa paghawak ng iyong kampilan. Kailangan akong magsanay upang sa pagdating ng aking mga kalaban. Hindi ko akalain na hanggang ngayon ay iniisip mo pa rin ang sinasabing may kambal ahas. Tiyak ko na isa siya sa mga ipinagdadalang tao ng mga inang pinaslang mo noon. Kaya hindi ka dapat mag-abala. Hanggat nabubuhay ako, Inayan, hindi ako mapapalagay. Kailangan maging handa ako sa lahat ng pagkakataon.
Oyo, may mga dalaw. Sinong iyong kasama, Kubuawi? Ako si Alon, anak ni dati Binyan. Naparito ako pang hingi ng kamay ng isa sa tatlo mong anak na binukot. Piliin mo na ang aking panganay. O ang pangalawa ko. Huwag lang ang aking bunso. Kung ang bunso ang iyong pinakatatago, siya ang gusto ko. Walang kahit sinong karapat-dapat para sa aking bunso. Kaya kunin mo na iyong sibat. Umalis ka na. Sa ibang banwa ka na lang maghanap ng mapangasawa. Ayun na. Iadik kita hanggang sa iyong baroto. Ano nga ba ang kakaiba kay Amaya, Bugna? At siya lamang ang iyong pinakaiingatan sa iyong mga anak. At tulad ng dati, hindi mo na naman ako sinasagot. Ngunit alam ko, na may inililihim ka sa akin tungkol sa anak ninyo ng Uripon. Wala akong tinatago sa'yo. Kaya umalis ka na, bahilamitan. Kung ano man ang inililihim mo sa akin, malalaman at malalaman ko din. Isang binukot. Na itinatago ng iyong ama upang iyong mukha'y hindi ko makita. Sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin, binibini sa akin. Hanga talaga kami sa'yo, Ginoo. Salamat, Ban. Iloy. Naibigan niyo ba ang aking awit? Naibigan kong labis, anak. Napakaganda kasi ng iyong tinig. Kung babae lang ako, nahalikan na kita eh. Tama na yung kalokohan na yan. Magsiuwi na kayo. Isang mainit na pagbati. Baba. Bagani, sumama ka sa akin. Mag-usap tayo. May sana akong itanong sa'yo. Ano yun, Maya? Tungkol sa aking iloy. Baba? Mahal niya ba ako? Baba, minahal niya ba ako? Hindi ko siya nakilala.
hindi ko man lang naranasan ang pagmamahal ng isang Iloy. Baba, ano bang pakiramdam na ng pagmamahal niya? Kung nandito lang siya, hindi sana hindi ako malulukot ng ganito. Ano bang kinasabi ni Iloy? Ano pa ang saysay para... para malaman mo kung ano naman ang inaman? Patay na siya. Hindi na muli mabubuhay pa kahit... isalaysay ko pa ang lahat sa iyo. Kaya tama na. Kilala mo pa ang ina ng anak mo. Bakit ganun na, Maya? Bakit tila hindi ako mahal ng aking Iloy? Umubig kasi ng mga salitang yan. Kung tutuusin, mas maswerte ka nga dahil buhay siya. At nakikita mo, samantalang ako hindi ko siya nakita. Meron akong narinig na umaawit sa buko at ng mga bae. Malakas ang kutob ko na... boses yun ni Amaya. Masayang-masaya ako nang makita ko siya muli. Alam ba ito ni Amaya? Nabuhay pa lang kanyang ina. Ayokong ipaalam kay Amaya o buhawi. Anong nakikita mo, Bayang? Sinong binukot ang makakatuluyan ko? Siya ay isang binukot na makinis at maputi. At ang kanyang tinig ay napakaganda. Anong nakita mo, Bayang?